O silid nga yan! Bakit naman kami tatahimik? Eh sabi mo nga, silid aralan to. Hindi silid katahimikan. Dear Charo, siya si Lou Ann. Cute sana yung chubby at bilugan niya mukha. Kaya lang, ang sumit naman. Akala niya ata dahil siya ang top 1 sa class, susunod lang kami sa kanya. Eh di naman siya magaling sa lahat. Talo ko nga siya sa Filipino at English. Top 10 na crush. Hmm, top 10 lang ha, hindi 11. Top 3 ko si... Top 1 ko si... Sino? Jeffrey. Ako rin. Sali naman kami dyan, oh. Mayroon lang. Sandali lang. Masarap talaga yung ala na yan. Pakarisip talaga. Top 10 crush ko. Wala akong top 10 eh. Top 2 lang. Number 2, si Lou Ann. Top 1 naman, si Lou Ann pa rin. Pero ang kulit niya, ayaw akong tigilan. Ano yun? Ito ba yung reflection natin sa English? Saan ka ba nahihirapan dyan? Patay. Ito. Minsan, wala kasi sa diksyonaryo yung mga salita na kailangan natin para i-describe yung isang tao. Tulad na lang ng salitang maganda. Eh, paano ba naman yung magiging enough para i-describe yung isang tao na napapasaya sa'yo kung kising mo pa lang sa umaga? Si Lou Ann sa akin ng English. Oh, reflection din. Hindi ako nagpapatulong. Eh, di naman pala. Siya lang yung nangungulit eh. Mm. Oh. Ano ako? Nagpapatulong. Hindi ako nagtutulungan. Dear friend, wala akong sinasabi. Tol, anong balak mo kay Jackelyn? Dinigawan mo ba yun? Di ba yun yung crush mo ngayon? Yun nga yung sinayaw mo ng prom eh. Di ba? Di ba? Pwede naman. Di ba kaibigan mo si Jeffrey? Ano pa gusto niyang gawin? Si Jeffrey? Ay, hindi ba siya yung top 1 mo? Eh bakit kasi hindi na lang kayong dalawa? Ha? Siya? Gusto niyan. Wag na lang. Ay, nako. Bakit kasi di niyo na lang aminin na gusto niyo ang isa't isa? Talaga ako ang top 1 mo? Ikaw naman lagi eh. Ikaw din yung top 1 ko, Alan. Anong problema? Tayo na. Mahal ba tayo mag-holding hand? Secret on nga tayo, di ba? Katulad na sabi ni Von, tayong dalawa lang at saka yung mga friends mong nakakaalam para di malaman ng parents ko. Eh, pwede na lang ba kitang tulungan dyan sa mga gamit mo? Pwede ba yun, secret girlfriend? Thank you, secret boyfriend. Ah, ito na yan. Din mo na kami ah. Okay. See, ingat kayo ah.
diba? Alam mo naman na pinasama siya ni nanay dahil yung paalam natin lakad to ng barkada. Yeah, kala ko ba kung naman yung Ate Mary, ano? Hindi ba natin pwedeng sabihin na lang sa kanya tapos sikreto sa inyo? Huwag na lang. Alan. Pwede ba kaming mag-usap? Sabadala ako. Hindi ka na nagre-reply sa mga text ko. Tapos ngayon buong araw, di mo ko pinapansin. Ano bang nangyayari? Akala ko ba yun ang gusto mo? Lagi tayong di magpansin ng paraw ng mga pag-usong mo sa parents mo. Anong bang problema, Alan? Ba't di mo ako kinakausap? Ba't kita nakakausap? Wala naman akong sasabihin sa'yo. Kung ganito lang tayo, sana mag-break na lang tayo. Eh di break. Mabuti na lang pagka-graduate namin ng high school. Napunta kami ni Alan sa magkaibang universities. Hindi ko na siya kailangang makita. Luan, may kausap sa'yo, ha? Wait lang, sandali lang! Huwag kang nabababa! Teka lang! Tugutin mo! Ano yan? Sino ba yan? Yan? Luan? Sira ka talaga, John. Oh, papampam talaga, oh. Oh, Alan, ano yun? Wait lang, oh, kumusta? Okay lang naman, nag-aaral. Ano ba yan, English ba yan ulit? Oo, mahina pa rin talaga ako sa vocabulary. Alam mo, minsan kasi mahirap talaga i-express sa salita yung mga nararamdaman at naiisip natin. Oh, parang familiar na familiar to, ah. Parang nangyari na to, eh. Luan, I'm sorry. Dapat nung ko po ito sinabi sa'yo. I'm sorry, Luan. I'm sorry dahil sinaktan kita. I'm sorry dahil nakipag-break ako sa'yo ng gano'n-gano'n na. Naging mali yung pag-handle ko. Minado ako dun. Pero mali din na pinakawalan kita. Ayaw ko din pinagsisisihan yung Luan. Dahil mahal na mahal kita. Sasaktan mo lang ako ulit. Luan, kung bibigyan mo ulit ako ng isa pang pagkakataon, sisiguraduhin kung hindi na kita sasaktan. Mahal pa rin kita. Ayaw kong pagsisihan yun. Transfer ng university, tsaka nag-iba ng course. Buti pa kayo, nakagraduate na. May work ka na. Kamusta naman work mo? Ayos naman. Ganun pa rin. Wala kang problema. Good afternoon po, Tita Dita. Oy, Alan. Po. Luan. Kayo na ba? Opo, Nay. Kami na po. Ilang taon ba kontrata mo doon? Isang taon. After 1 year, makakabalik din naman ako, eh. Pero babalik ka din naman doon agad, eh. Ba't yung sinabi sa akin? Eh, syempre, ayoko pa maging totoong lahat. Kailangan kong gawin to, hindi lang para sa pamilya ko. Kundi para na rin sa future natin. Ana, naiintindihan ko naman. Nakakatakot lang kasi. Yun, long-distance relationship yun eh, mahirap yun. Kapag naririnig ko yung kwento ng iba, lahat na uuwi sa paghihiwalay. Magiging iba tayo. Kahit hindi tayo magkasama, lagi tayo magtatawagan. May internet naman, di ba? Pa, sumagot ka naman, oh. Huwag naman ganito.
mo na ako? Ma? Pa? Hindi. Hindi ko kayang ganito tayong dalawa. Ginagawa naman natin ang lahat, ah. Nag-chat naman tayo, nag-video call naman tayo, ah. I'm sorry, Alan, pero hindi ko na talaga kaya. Nagsimula ulit ang communication namin ni Alan. And by some miracle, nagsimula ulit kaming maging friends. Ang totoo, I wanted to be more. Pero alam kong hindi na madaling hilingin yun. Kaya ginawa ko lahat para improve ang sarili ko. Paghiwalay ka sa akin, Lou. Sinaktan mo ako, tapos ngayon babalik ka. Sa tingin mo, pagkakatiwalaan pa rin kita? Alan, pagsisisihan ko yun buong buhay ko. Alam ko wala na akong karapatan at wala ka na din dahilan para paniwalaan ako ulit. Pero Alan, please, bigyan mo ako ng chance. Papatunayin ko sa'yo na kaya ko lang maging matapang at matatag para sa atin. Paano kung... Alan, I promise, sa third chance natin magiging perfect na to. I love you. I love you so much. Tatayaan ko na itong love team na to. Try natin mamaya. Try natin mamaya. Sa ngayon, pareho na kami ni Luan na nagtatrabaho sa Dubai. Pero ilang taon din namin tiniis ang long-distance relationship. Hindi naging madali, pero tinipad namin pareho ang pangako namin sa isa't isa. That we will make it work. Dahil kahit gaano man kami kasuportado ng mga kaibigan namin, in the end, kaming dalawa lang ang makasigurado ng success ng aming relationship. Hanggang dito na lang, Luan and Alan.